Kung isa ka sa mga first timers ko na pinapanood ako palagi, pero meron kang balak na mag-vlog, or hindi mo alam kung paano ka magsisimula sa pagbablog, or isa ka lang sa mga bisita na napadpad dito ngayon sa channel ko na gusto mo rin mag-vlog at hindi mo rin alam kung paano sisimulan, etong video na to para sa inyo. First timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Sa mga bago po, na ngayon lang po ako napapanood, ako po si Boy First Time, isa po akong vlogger, isang video editor by profession. Nagbablog po ako na kung ano-ano pwedeng i-vlog. Gumagawa ng mga tips, gumagawa ng how-to videos, gumagawa ng mga travel vlogs, gumagawa ng mga kalokohan ng mga video. Kadalasan sa mga ina-upload ko ng mga vlogs, hindi maiiwasan na may mga nagtatanong talaga about vlogging, kahit hindi naman siya connected dun sa vlog na in-upload ko. Yung mga tanong, Boy First Time, Kuya BP, gusto kong mag-vlog, pero hindi ko alam kung paano sisimulan, hindi ko alam kung ano yung gagamitin ko, gusto kong mag-vlog pero wala akong gamit. Hindi ko naman dinidisregard lahat ng mga tanong na yan sa comment section, though hindi ko siya nasasagot, pero hindi ko yung kinakalimutan, kaya gumawa ako ng video na ganito para tulungan kayo at bigyan kayo ng tips kung paano nyo sisimulan yung pag-vlog. So, tatawagin natin to na Vloggers Starter Pack. Gawa kaya tayo ng series na mga tutorials, no? O mga tips. Kasi, mas gusto kong magbigay ng tips. Tatry ko yung tutorials. Kasi, pag tutorials, mag-hands-on tayo dito sa laptop. Papapanood nyo ako pag nag-edit. Pero ang problema nga lang kasi, yung ginagamit ko na editor dito sa laptop, hindi ka pareho ng mga editor ninyo. Yung iba, nag-edit sa cellphone. Mas maganda, magbibigay na lang ako palagi ng tips and how to ng mga videos. Lahat na pag-uusapan natin about vlogging or siguro in time kahit hindi vlogging, gagawin nating starter pack na usapan. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay paano mo sisimulan yung pag-vlog. So bibigyan ko yun ng limang pwede nyo gawin. Ito mga limang bagay na to ay malaking maitutulong sa pagsisimula nyo sa pag-vlog. Okay, number one. Camera. Mahalagang mahalaga yan kasi ang vlogging, kailangan ng camera. Maraming klaseng gadgets ang pwede mong gamitin. Huwag ka muna mangangarap ng mga camera na nakikita mo sa mga idol mo ng mga YouTuber na sana meron kong ganun para makapag-vlog ka. Hindi. Maraming klaseng pwedeng gamitin sa pag-vlog. Ang unang-una mong pwedeng gamitin ay yung kung anong meron ka. Kung anong meron ako, kung anong meron siya, at kung anong meron ng lahat. Walang iba yan kundi yung cellphone. Yan. Maraming mga YouTubers ang nagsisimula gamit ang cellphone. Maliban sa cellphone, may mga vloggers din na gumagamit ng tablet or tinatawag na iPad. Wala akong iPad eh. So, cellphone, tablet, or iPad, or DSLR. Yan. So, meron tayong tatlong camera na pwede natin gamitin sa pag-vlog. Yung cellphone, yung iPad, or tablet, at saka yung DSLRs. Hindi kailangan na maganda agad yung camera mo. Kung magsisimula ka at wala ka pa namang budget para bumili ng mga ganitong klaseng DSLR, gamitin nyo muna yung mga cellphone and iPads nyo. Okay lang yan. As long na yung mga tablet at cellphones nyo nakakapag-record ng video at nakakapag-record ng audio, pwedeng-pwede na yun. Okay, yung pangalawa naman na kailangan natin ay yung ginagamit natin pang-edit. So, kailangan natin ng software na pang-edit sa laptops nyo, sa cellphones nyo. Kasi hindi lang naman sa laptop kailangan mag-edit. May mga vloggers din na nag-edit through cellphones. Pwede ka mag-install ng editing app or editor dyan sa ginagamit mong cellphone or sa iPad. Kasi may mga kaibigan ako gumagamit ng cellphones, may mga kaibigan ako gumagamit ng iPad sa pag-vlog. Kahit in public yan, tablet yung ginagamit, nakakapag-edit, nakakapag-upload. So, walang dahilan para hindi ka makapag-vlog kung gusto mo talaga. Sabi nga, kung may gusto ka, may paraan. So, ano ba yung mga pwedeng install sa mga laptops nyo? Pwede kayo mag-install ng Premiere Pro, Sony Vegas, Avid Media Composer yung ginagamit ko, at marami pang iba. Sa Mac, iMovie, Final Cut, depende. Basta ang tip ko lang sa inyo, huwag na kayong mamili kung anong klaseng editor ang gagamitin nyo. Kung saan yung magaan, yung komportable gamitin sa inyo, yung hindi komplikado, yun yung gagamitin nyo. Iba-iba lang yung mga pangalan yan. Pero lahat yan, isa lang yung output. Syempre, ang tip ko dyan,
yung basic lang, yung napakadali gamitin. Pwede rin kayong mag-edit sa mga cellphones and tablets nyo. Marami na ita-download sa Google Play na mga editor applications na pwedeng-pwede nyo gawin na libre lang. KineMaster, Power Director, yan. Yung iba, may mga watermark. Ibig sabihin ng watermark, may nakalagay na pangalan dito. So, as a beginner, okay lang yan. Walang problema kung may watermark. Basta importante, nakakapag-edit kayo, nakakapag-upload kayo. Okay? So, ang pangatlo na kailangan natin is yung tripod or tinatawag na gorilla pad. Gorilla pad na ganito, yung Joby na tinatawag. May mga tripods na mahal. Since nagsisimula ka, I suggest huwag ka munang bibili ng mahal. Pero meron din naman mga tripod na mga mura lang, na mga imitation. So, anong tawag doon? Basta mga copy lang. Hindi mahal, pero pareho lang sila lang nagagawa sa mga mahal na mga tripod tulad ng ganito. Huwag kayong bibili muna yan. Pero kung may pera kayo, bumili kayo. Bakit kailangan ng tripod? Kasi, kailangan to pag nag-vlog kayo sa labas or nag-shoot kayo sa labas nang hindi nyo hinahawakan yung camera nyo. Pwede mo siyang ilagay kung saan, pwede mo siyang ipatong kung saan, saka ka mag-shoot ng sarili mo. Tulad ng ganito, yung ginagawa ko ngayon, naka-tripod yan. Okay, next, yung pang-apat sa listahan natin. Kailangan nyo to. Dahil nga, vlogger starter pack tayo, very basic lang ang usapan natin kung ano yung mga napakasimpleng kailangan ninyo sa pag-vlog. Personalized YouTube t-shirt ninyo. Okay? Marami na akong mga videos na pinanood about paano magsimula mag-vlog at yung mga kailangan sa pag-vlog, pero wala akong nakitang nagbigay ng tip na ito yung pwede nyong gawin. Ako, gumawa ko ng ganun nung nagsisimula ako. Lagyan ko ng logo ng YouTube dito, tapos lalagyan ko siya ng boy first time dito. Ano ba purpose nun? Ba't ako nagpagawa ng ganun? Ba't ako nagsusot ng ganun? Kasi, kapag nasa labas ka, yung attention ng mga tao sa'yo, nandun. Lahat yan tinitignan ka kasi nawi-weirdohan sila sa ginagawa mo. Ba't ba nagbibideo tong tao na to? Para saan yan? So, ayan. Dahil nga, meron kang t-shirt. Oh, nag-YouTube siya. So, yun yung purpose nung t-shirt. Ah, nag-YouTube pala siya. Yan pala yung channel niya. So, kahit na mahiya sila sa'yo magtanong kung para saan yan, alam nila na sa YouTube yung ginagawa mo. So, nakikita nila yung channel mo dito. Yung t-shirt mo ang magsasabi kung ano yung ginagawa mo. Okay? Very basic, pero kailangan at malaki yung maitutulong. Okay, ito na yung panglima. Walang iba, kundi yung content. Ano yung content? Yung content, ito yung magiging laman ng channel mo. Kung saan ba nakapatungkol yung ginagawa mo, kwento ng channel mo, kung ano ba yung mga binavlog mo, yun yung tinatawag na content. Kumbaga, ito yung branding ng channel mo. Kumbaga, sa mga TV stations, pag umaga, puro pambata. Pag panghapon, puro drama. Pag gabi, action. Pag late night, puro comedy. Yun ang content. Kung ano yung magiging laman ng channel mo. So, nakadepende sa yan. Ang tip ko sa inyo sa paggawa ng content, para hindi kayo mahirapan, kasi hindi naman talaga mahirap gumawa ng content. As long na yung content na ginagawa mo is yung hilig mo mismo. Okay? So, alamin mo. Hindi porket yung idol mo nagta-travel vlogs, magta-travel vlogs ka rin, pero wala kang time. Hindi rin pa pwede na mag-unboxing ka ng mga laruan, pero wala kang interest naman sa laruan. So, hindi ganun. So, ang tip ko sa inyo, very basic, alamin nyo muna kung ano yung gusto nyo talaga. Imposibleng wala kayong hobby. Diba? Kunwari, ang hobby nyo mag-bike. Eh di gumawa ka ng content about bike. Mahilig ka mamundok. Eh di gumawa ka ng content mamundok. O magbigay ka ng mga tips kung ano yung mga pwedeng gawin, do's or don't pag umakyat ng bundok. O, di ba? So sa madaling salita, kung ano yung hilig mo, yung gawin mo. Okay, so ayan. Yan yung ano natin, yung vlogger starter pack natin. Ano ulit yung mga yun? Number one, camera, editing software, tripod or gorilla pad, personalized YouTube t-shirt, and yung panglima, yung content. So ayan, yan yung vlogger starter pack natin. Sana malaki yung naitulong sa inyo. Gamitin niya, kunin niyo ng mga cellphones niyo, ipunin niyo lahat ng mga pwedeng gamitin niyo, at magsimula na kayo sa pag-vlog. Okay guys, thank you very much. Abangan niyo yung next upload ko. Ito naman yung upload ko ay tips ulit to, kung ano yung mga bagay na pwede niyong gawin, at kung ano yung mga bagay na hindi niyo pwedeng gawin kapag nag-vlog. Kita-kits tayo ulit.